Pagsiya namin ang aming mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga Diyos at sa isa ng mga kapatid, sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga pagkukulang, sa lahat ng mga kalagpapanan, at sa inyong mga kapatid na ako'y palagayan sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga kamangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin, makapangyarihan may sa loob naman namin palagyan ng mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawaya aming magampanan na lahat ng iyong ginagulutan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol sa Roma. Mga minamahal, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pahulaan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi sa Diablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagtigas, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaan, inihahasip ng taong manibigin sa kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahap ng kaisipan. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntunin ibinigay ng Poon ay wastong utos. Didigaya ang sino man kapag ito ang sino. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa Poon ay marapa at mabuti, isang banal na pampuling na itiral na parati. Pati mga hapon niya ay matuwid na pahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Naway itong salita ko ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoong Kandungan. O ikaw na kubihan ko ang dulot ay kaligtasan. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos.
balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon habang buwan sa Eso sa mundo, kasama si Pedro sa Kapotuan, ay nakita nila ang napakaraming tao na kapaligid sa mga lagad na nag-iwan. At ang mga iskriba na rin magtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao na nakita nila sa Jesus. Sila ay patapong lumaki sa kanya at binabi siya. Tinanong ni Jesus sa kanyang mga lagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga tao ngayon? Sumagot ang isa mula sa harap niya. Kuro, dinadako ko rito sa inyo ang aking anak na lalaki. Sabagat siya ay inaalihan ng masamang espiritu. At hindi makapagsalita. Tuwing naaalihan siya nito, sa ilulong mo, bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang bibig. At siya ay naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga lagad na palayasin ang espiritu. Ngunit hindi nila mapanayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahat na walang pananampalataya hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo. Hanggang kailan mo kayo pagtitiisa. Dali ninyo rito ang Papa. At dinalangan nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinangasin ito ang Papa. Ano ba napalungmok ito sa kanya at gumulong-gulong na bumubula ang bibig? Kailan ba siya inaalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa po sa kanyang pagkapata. Tugon niya. Madalas ang nangyari siya sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag ko kayo sa amin. At tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat ng may pananalig. Kagad sumagot ng malakas sa kama ng bata, nananalig ako. Nananalig po ako. Tulungan ninyo ako. Bagamang ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na tumarap sa mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, ikaw ang Espiritong nagpapapili at nagpapabingin. Iniutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata. At huwag ka nang papasok sa kanya. Magsisigaw ang masamang espiritu. Pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging misto ng pantay ang bata, kaya nagsabi ng maraming, patay na. Subalit siya ay hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, padayin siyang tinanong ng kanyang mga lagad, bakit po hindi namin mapalayas ang Espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapalalayas kundi sa pamamagitan ng pananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Bagi po na ipinahayag sa unang pagbasa ang mga salita marunong at nakakaunawa. Wisdom and understanding. Bahagi yun na kung saan ay pinagsama. Ilan lang sa mga bahagi na kung saan ay bahagi yun ng pag-ilos bilang isang Kristiyano. Ito po yung narinig natin sa sulat ni Apostol Santiago. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Magkasama yung karunungan at pagiging maunawain. Sabagat bahagi yun ang pagkilos na isang pagtugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung makita po natin yung bawa,
ay yung nangyari sa Ebanghelyo. Yung masamang espiritu na hindi mapanayos ng mga alagad. Ay, bakit hindi mapanayos ng mga alagad? Ibinigyan naman ang kapangyarihan na Jesus yung kanyang mga alagad. Huwag niyong maalala na sa kanilang pagkapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay kakibag din ito ay binigyan sila ng kapangyarihan na pagpalayas ng demonyo, pagpagaling sa mga may sakit. Tutusin nga po ay bahagi na kung saan ay ipinamanin ng buong may kapal, bumuhay ng patay. Bagaman very extraordinary po ang nanakita natin ang mahalagad ay bumuhay ng patay. So, maniwala ang mga alagad ay may kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Pero isang ito, hindi nila nagpalayas. Bahagi yun na ipinahayag ni Jesus ang sabi ng mga lahing kulang sa pananampalataya. At binahagi ko yung pangalawa, itong uri ng Espiritu ay kinakailangan ng panalangin. Pwede palang magpalayas ng demonyo kahit na hindi ka nagdarasal. Kasi bakit? If yun yung power na ibinigay sa mga alagad, kung sila man ay nagdarasal o hindi. Pero nagkakataon na may mga Espiritu, so ganyan ang sinabi rito, na nangailangan na panalangin. At yun, sabi na natin, maintindihan lamang kung naroon yung pagiging maunawain. Yung biyaya na kung saan ay tayo ay maunawaan natin ang sitwasyon na ating pinabibigyan. Hindi lamang karunungan, hindi lamang bahagi yung kamusap yung makita po natin sabagat ang pananampalataya po natin ay hindi lamang kung tawagin po natin ay transfer of knowledge. Ngunit kung tulusin po ay ito ay pagtugon ng isang uri ng pagkilos, a way of life. At yun po ay nangailangan ng pagiging maunawain. Kaya ano ibig sabihin? Mas madali nung magkaman, mas maunawain ka. Mas madali nung ba yun? Hindi pwede na mas madali nung pa. Hindi ka marunong umanawa. Pero yung pagiging matalino sa hayag ko, sa ipinahayag ko sa sulat ng San Santiago ay maliwanag, magkasama. Pwede ka na rin na maging matalino ka lang na hindi ka maging maunaway. Pero from the Christian's perspective, dapat magkasama. Mas matalino ka, mas nakakaunawa ka. Kaya kung isa nakahiririnig natin sa mga tanda, hindi, unawain mo na yun kasi bakit mas matanda ka, mas nakakaintindi ka. Kaya po, bahagi yun ang ating pagkilos na sabi nga natin, kapag sinabi na marunong ka, ay malawak. Malawak hindi lamang yung kaalaman mo, ngunit malawak din yung pagpapasensya mo. Kaya, bahagi po ng ating pagtugon na siguro din po ay pag-iriwang din po natin kahapon na biyaya ng Espiritu Santo kasi sa pagbaba ng Espiritu Santo. Magkasama rin mo yun, no? Yung sa gifts of the Holy Spirit na kung saan ay tatanggapin ng sino mang mananampalataya yung biyaya na karunungan
ang pagiging maunawain. Nasana po, yun din po yung maging bahagi rin po ng aming pagkinos. Hindi lang po usapan na magkaroon tayo ng maraming kahalaman. Gawa lang na masabing marami tayong alam. Ngunit gawa po ay sa dami ng ating alam, dapat mas nagiging maunawain tayo. At sa gitna ng ating pagiging maunawain, sa narin po ay makatulong sa amin na dumagdag tayo sa ating kaalaman. Kasi may kundi sa may mga tao, sasabihin na unawain ninyo sila. Pati ko lang explain why. Kinakailangan din natin ng maragdagan ng ating karunungan sa gitna ko ng ating pagiging maunawain. Yung pagiging maunawain ay hindi lamang po sana pagiging maunawain ng walang wisdom kung bakit sila ay nagiging maunawain. May papaliwanag din sa alam kung bakit ay kinakailangan natin unawain yung isang sitwasyon, yung isang tao, o yung isang pangyayari na maaaring nakapagdulog sa atin ng kahirapan o challenge sa pagkahap natin sa daigdig na ito. Kaya yun yung tanong sa atin ng Diyos ngayon sa araw na ito. Sino rito ang maunawain at matalino? At naman po ay masabi natin na tayo ay nagnanais na lalong lumago sa ating katalinuhan at sa ating pagiging maunawain. Sa buong sambayan ng banal. Ama namin, lumikha
sa pagganap namin ang banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglumuran. Iniling namin na mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal sa Diyos sa aming puso at iba. Inaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang pag-aayo ng Mesiyas sa mga mundupan na tumubos sa amin lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aayong ganap kong tinalugdan. Ito ang dinumbati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mo si Jesus ay niyayin sa iyo kung kami matubos. Siya ang gambana at pari nag-aandog. Siya pa rin ang lupang handog na itinugod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawi ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kadamitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilan. Santo, Santo, Santo. Hindi naman matapos sa matunan na nawa kanyang kalis, huling kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagado at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ang bago at ulang ng tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Namatay si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, inagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay mo rin pagkabuhay ng anak ay niyari namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan na tumayong masarap mo para maglingkod sa iyo. Iyong sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng buo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tinanggol mo yung simbahang naganap sa buong lektik. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang tanang kaparihan. Alagaanin mo rin ang mga kapatid namin na hintay na may pag-asa na sila'y muling magbubuhay. Kayong din ang lahat ng mga kumamaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pag-inapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang makas kaysa ng mga kaberen Maria na ina ng Diyos
Kaysa na maapastura na lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng talugod-lugod sa iyo. Maipag-iwag nawa namin ang pagpupuri sa karangan mo sa pamagitan ng mga aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang karangan pagpupuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upang tayo ay maging mga marunong at maunawain.
Tumutuloy po tayo para sa panalangin kay San Martin. San Martin de Porres, ikaw na palagi nakikidalamhati sa mga mahihirap at mga naghihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kami idulog sa mga pangyarihang Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaan, Lord, kami nagsusumamo upang kami rin, katulad mo, ay palagi maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayong nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa batalang magdadamot na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluan bilang sanglak na iyak ng pagsakit sa kanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa kayo rin. Pagbalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Salve. Amen.